yun yung picture niya, nakikita ayan, po natin. Ay, nakikita po natin ngayon sa inyong mga TV screens, ano, yung mukha nitong si Ramon Alcaraz na pumanaw na po, ano, noong June 25 ng taong 2009, so that was 4 years ago. At siya po ay nakalibing ngayon dito po sa Santa Ana sa California. Yan. At yun nga, no, itong worship na ito ay pinangalan sa kanya dahil sa kanya mga nagawa. Kwento mo sa ating mga manonood, Haji, ko ano yung mga achievements nito nga si Commodore Alcaraz. Ayan. Ito nga si Ramon Alcaraz, Cathy, ano, isang member ng first graduating class ng Philippine Military Academy noong taong 1940. At noong Second World War ay nagsilbi siya bilang commander ng Q-112 Abra, a 55 feet step-tall torpedo boat with afterward launch torpedo chutes na ginawa naman para sa Philippine Commonwealth Government ng shipbuilding firm na tinatawag na John Thornycroft and Company. Isa yan sa tatlong Q-boat torpedo boats na ginamit naman ng offshore patrol sa kasagsagan niya nitong World War II. At samantala sa ilalim naman ng pamumuno ni Commodore Alcaraz, Cathy, ay pinabagsak nga nitong Abra ang tatlo sa siyam na Japanese Zero Fighters, ano, bago siya nadakip. Opo, nadakip po itong si Ramon Alcaraz. Ikinulong po siya ng mga Hapon sa kampo po nito na nakatalaga po doon sa Malolo sa lalawigan ng Bulacan, Cathy. At samantala, si Ramon Alcaraz ay bilang isang prisoner of war. At dito nga sa kulungan ito ay siya yung binansagan na leader o yung pinuno ng mga bilanggo doon. Pero syempre in a good way na naging pinuno siya doon. Oo. At ito nga, no? Meron ka pa ilang background. At ayun nga, Cathy, nung mag-retiro nga bilang Commodore ng Philippine Fleet noong 1966 si Alcaraz, ay namatay nga siya noong 2009 at kasalukuyan na nga po nakalibing dito sa Fairhaven Memorial Park sa Santa Ana sa California. Pero alam mo, Cathy, kahit sa California nakalibing itong si Ramon Alcaraz, kitang-kita naman yung naging pagka-Pilipino niya nung nabubuhay pa siya. Ito ang ating ikalawang Hamilton class cutter ay may kakayahang magsagawa ng pangmatagalang paglalakbay o pagpapatrolya kahit sa masamang panahon, maging sa mga malalakas na alon. Alam mo, Hamilton class cutter, yung tawag pala ito, bago nating kaalaman na trivia rin para sa ating mga manonood, no? Ayon po sa tagapagsalita ng Philippine Navy, ang Hamilton cutter daw po ay isang Coast Guard term. At dahil ngayon ay ito na yung pag-aari ng Philippine Navy, hindi na po cutter ang tawag dito, ngunit frigate na. Yan. Iba-iba pala ang tawag sa mga vessel na ito pag napa sa ilalim ng ibang sangay ng depensa. Actually, ang tawag pala dati sa kanya Coast Guard Dallas, Cathy. Oo. Ito po ay may flight deck at hangar na maaaring mag-handle ng mga helicopter. At itong BRP Ramon Alcaraz ay armado ng dalawang Mark 38 model 225mm Bushmaster autocannon, isa sa mga pinaka-effective na close-in weapon system sa buong mundo. At ang remotely controlled chain gun system naman ay maaaring mag-fire ng 180 na 25 rounds per minute sa target na may layo na as far as 2 kilometers. Ito ay may dual diesel and gas turbine engines at may cruise speed na 29 knots. Ang BRP Alcaraz, Haji, ay may habang 378 feet na unang nakomisyon noong 1968 at nagsilbi nga ng 4 na dekada sa U.S. Coast Guard bago ito i-decommission at i-turnover sa Pilipinas noong Mayo noong nakaraang taon. At sa ilalim nga po ng AFP Modernization Program, so mailalim ito sa $15.5 million o 620 million peso refitting and refurbishment. Inaasahang mas patitibayin ito ang kakayahan ng Philippine Navy na magbantay ng ating karagatan. At para lamang sa kaalaman ng ating mga manonood, Cathy, pangalawang warship na nga ito ng Pilipinas. Una nang nabili yung BRP Gregorio del Pilar. Oo, ito ay noong taong 2011. At inaasahan pa nga, ayon sa ating mga nakausap dito mula sa hukbong sandatahan ng Pilipinas, ang marami pang acquisition and upgrade ng iba't ibang mga kagamitan. Hindi lamang ng Philippine Navy, kundi maging sa buong Armed Forces of the Philippines. At bahagi pating sa ating bansa ang BRP Alcaraz ay sinamahan siya ng ilang opisyal ng hukbong dagat ng Pilipinas para idokumento po itong gagawing paglalayag. At mula sa Panama Canal, dumiretso ito sa San Diego Port sa California, dumaan sa North Pacific Ocean at pansamantalang dumaong sa Pearl Harbor sa Honolulu, Hawaii. Ito ay nag-cross ng international dateline hanggang sa makarating sa Guam. Marami na pala pinagdaanan ito, Cathy, bago makarating dito sa Pilipinas. Kanina po ay nakapanayam natin itong tagapagsalita ng Philippine Navy at ikikwento niya sa atin itong naging paglalakbay ng BRP
Ramon Alcaraz. At are we ready to play the interview? Okay. Mamaya po, ipapalabas po natin ang naging interview natin sa tagapagsalita po ng Philippine Navy. Panoorin po natin ang naging panayam natin, ito muna, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, Brigadier General Domingo Tutaan Jr. Panoorin po natin. General Tutaan, gaano kahalaga po itong acquisition natin ng BRP Ramon Alcaraz sa ating depensa? Well, dapat it is yung kapabilidad ng BRP Ramon Alcaraz. It is a maritime operational surveillance ship. It goes around the maritime shores natin, and this will be part of our capability upgrade. And if you will note, this is the second of its type. The first one was the BRP Gregorio Del Piral, and now we have the BRP Ramon Alcaraz. And I think the naval capability, as far as this is concerned, is enhanced. Okay. So, sir, nabanggit nyo nga po na itong BRP Ramon Alcaraz magagamit po natin para sa ating mga maritime activities po, sir. So, ano po yung capabilities po naman nitong BRP Ramon? Well, this is a Hamilton-class cutter, and it is designed to be really to patrol our maritime shores, no? And it is also, in one way or another, could be used for disaster response. But the thing is, this will be used as a primary vessel of the Philippine Navy for the protection of our maritime, territorial seas. Sir, pakipaliwanag po sa amin kung paano po yung naging process of acquisition, and I understand it underwent some refurbishment. Yes, this is all part of the modernization program or our capability upgrade. And this is a continuing effort, and we must understand that always when we buy something, as far as equipage is concerned, we have to make sure that we have all the necessary logistical support on this. And that is the reason why it has undergone a lot of refurbishing, and also the training of our personnel who will be manning the ship itself. Opo. So sir, matanong naman po namin, after this ceremony, saan na po pupunta itong BRP? Well, as of now, we really don't know yet as far as where it will be assigned. No? But definitely, this will be, I think, with the Philippine fleet. But definitely, this will be placed operational immediately, and be able to undertake its capability as to patrol our maritime seas. General Tutaan, tuloy-tuloy po ang modernisasyon para sa Armed Forces of the Philippines. Yan po ang isa sa mga naging pangako ng Pangulong Aquino. Ano-ano pa po yung aasahan natin na iba pang mga bagong equipment? Ang modernization program kasi natin, it's now embodied into a law that was signed by the President last December. Kasama dito ang all capability upgrade not only of the Philippine Navy, but Philippine Air Force and the Philippine Army. This includes the purchase of helicopter gunships, and for the Army, of course, our armaments and force protection equipment. And we are quite happy because the President is very serious about this capability upgrade, and we see in the Armed Forces that this is being taken into a program that is that can be realized. Not probably all of it in the short term, but in the medium term and long term, we will be able to see a professional and more capable Armed Forces of the Philippines. Maraming salamat po, General Tutaan, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Thank you. Dumating na po dito sa Alaba Pier, sa Subic Bay Freeport Zone, Olongapo City, ang Pangulong Benigno S. Aquino III para pangunahan ang arrival ceremony ng BRP Ramon Alcaraz. Kami po ay napapanood ninyo live sa telebisyon ng bayan para ihatid sa iyo ang pinakamaganda at masayang kaganapan na ito, Haji, sa kasaysayan ng ating Philippine Navy. Tama ka dyan, Cathy. At hindi lamang yan, maaari nyo din po kami mapanood worldwide via www.ptvnews.ph para sa ating live streaming. So ayan, nakikita nyo na po yung pagdating na nga ni Pangulong Aquino sa Alaba Pier sa Olongapo City sa Zambales, Cathy. At pagkarating ng Pangulo nga ay siya ay sinalubong ni Secretary Walter Gasmin at Chief of Staff General Emmanuel Bautista, Vice Admiral Jose Luis Alano at SBMA Chairman and Administrator Roberto Garcia. Saksihan po natin ang arrival ceremony para sa Pangulong Aquino. Thank you.
Papa. Ha? Handa ka na. Kalis. Baba! Mahal na Pangulo, ang tatapo ang tatod pandangal upang limutin. His Excellency Benigno S. Aquino III, President, Republic of the Philippines and Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines, will be ushered on board BRP Ang Pangulo 825 by the Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, to witness the entry of BRP Ramon Alcaraz, PF-16. They are accompanied by the Secretary of National Defense and the Flag Officer in Command, Philippine Navy. Yan po ang arrival honors para sa Pangulong Benigno S. Aquino III sa arrival ceremony ng BRP Ramon Alcaraz.
Ang Pangulo po ay kasalukuyang nasa loob na ng BRP ang Pangulo para antabayanan ang pagdaong dito sa Alavar Pier ng BRP Ramon Alcaraz. And Cathy, it may take several minutes ano sa bago dumating itong BRP Ramon Alcaraz sa Alavar Pier na siyang sasalubungan mismo ng ating Pangulo habang siya naghihintay dyan sa loob ng BRP ang Pangulo. At samantala kanina ay nagsagawa ng punong tinatawag na sail pass. Yan po isang civilian terminology yung nagsagawa na nga po ng sail pass para dito sa BRP Ramon Alcaraz na sinalubong na nga po nitong ilang mga barko dito sa paligid ng Alavar Pier sa Olongapo sa Zambales. Mm-hmm. So inaantabayanan ng Pangulo ang pagdaong ng BRP Ramon Alcaraz habang siya ay nasa loob ng BRP ang Pangulo. Kami po ay napapanood pa rin live mula dito sa Alavar Pier sa Subic Bay Feet Zone Olongapo City. Maaari nyo rin pong panoorin mula sa internet sa www.rtvf.gov.ph. Mahalaga itong acquisition ng ating bansa ng BRP Ramon Alcaraz in the wake of threats to our territory, Haji. Tama ka dyan, Cathy. At kanina around 10 o'clock nang dumating nga si Pangulong Aquino dito sa Alavar Pier sa Zambales. At ito, at i-roll muna natin yung naging panayam natin dito kay Lieutenant Commander Gregory Fabric ng Philippine Navy. At kanina nakausap nga natin siya, panoorin po natin ito. Commander Fabric, can you tell us more about BRP Alcaraz bago po ito naging pag-aari ng Pilipinas? Okay, no. Si BRP Ramon Alcaraz is the former U.S. Coast Guard Weather High Endurance Cutter Dallas. Bago po siya naging BRP Ramon Alcaraz. Right now, hindi na po siya tinatawag na cutter because that's a Coast Guard name. So, she is now a frigate. Frigate na po ang tawag pagdating po sa Philippine Navy. Apo. Sir, ano po ang capabilities po nito at ano po yung po ano nitong BRP Ramon Alcaraz? Okay, right now meron siyang main armament na 76mm automilara gun, yung po yung pinaka main armament. Meron din po siya mga small weapons and armaments. Other than that po, meron po siya capability na magsakay ng helicopter. Kasi meron po siya sa likod na retractable hangar na pwede po doon magtago ang helicopter during inclement weather. So ito po, nakakatulong po ito sa ating maritime situational awareness, yung ating mata po sa karagatan na magbabato po ng informasyon dito po sa ating sa kalupaan po. So habang lumalayag po siya, malaking barko po siya, pwede siya sa at least sa ating jurisdiction or sa ating territorial waters, which is yung 200 EEZ or exclusive economic zone, pwede niyo po siya sa West Philippine Sea o sa Caloocan Island Group, at yung ating Benham Rise po dito sa east portion po ng Pilipinas. Commander Fabric, nakarating po ang BRP Alcaraz sa teritoryo ng Pilipinas. Nito lang po nga nakaraang linggo. Pakikwento po sa atin yung naging journey po nitong BRP Alcaraz. Okay, ang nakakatawa po dito, nung pagkagaling Guam, ang una-una niyang nilapitan is yung sa bayan ng Kasiguran Aurora. Doon po malugod siyang tinanggap ng ating mga fishermen, local government units po doon. After po niyan, yun po yung nangyari ng August 2, tapos kinabukasan po, nung hapon po ng August 3, siya po itinanggap naman po sa may Bulinaw, Pangasinan. Yun po, marami rin po nag-participate, even mga students po, at yung mga fishermen po natin doon sa bayan ng Masinloc, bayan ng Zambales po, at Bulinaw. Okay, maraming salamat po sa inyo, tagapagsalita po ng Philippine Navy, Commander Fabi. Yan po ang naging panayam namin kay Commander Fabik, ang tagapagsalita po ng Philippine Navy, at kinuwento nga niya itong naging acquisition ng Pilipinas mula sa dos ng BRP Ramon Alcaraz na dati ay BRP Dallas, no, Haji? At may konti kang backgrounder tungkol dyan.
O, tama ka dyan, Cathy. Kasi itong BRP Ramon Alcaraz dati ay tawag sa kanya itong USCGC Dallas o yung Coast Guard Dallas nung naroon pa nga siya sa Estados Unidos sa nagsisilbi. No? At it was first commissioned in 1967 and of course, kung si Ramon Alcaraz ay pinangalan dahil nga sa kanyang kabayanihan dito sa ating bansa, it was named after Alexander J. Dallas, who was the Secretary of Treasury under President James Madison's administration from 1814 to 1816. At ginagamit nga itong US Coast Guard noon for drug and migrant interdiction, for law enforcement, search and rescue operations, living marine resources protection, and syempre sa defense readiness Cathy. At samantala, in its early years, ay Dallas collected meteorological and oceanographic data sa Ocean Station at siya'y tumulong naman para sa commercial aircraft crossing the Atlantic Ocean. Ayan, at kanina nga naikwento sa atin no, yung mga naging mga capabilities nitong BRP Ramon Alcaraz. Magandang kapabilidad nitong BRP Ramon Alcaraz ay matatag ito sa mga malalaking alon, lalo-lalo na sa isang klima katulad ng Pilipinas na talaga namang isang archipelago at talagang maraming bagyong dumarating. So talagang ito ay fit para bantayan po ang ating mga karagatan. Isa lamang yan sa mga nakwento kanina ni Lieutenant Commander Fabi Cathy. Ano? At maliban dyan, marami din siyang kinwento kanina kung ano nga ba yung features nitong BRP Ramon Alcaraz, marami siyang armas mga kakayanin na magdala ng mga armas para nga protektahan yung ating shore. Ano? At mamaya po ay makakausap po natin si Admiral, retired Admiral Alexander Pama, ang dati pong flag officer in command ng Philippine Navy. Magandang umaga po sa inyo, retired Admiral Pama. Magandang umaga din po at magandang umaga po sa ating mga tigapakinig. Okay, during your time as the leader of the head of the Philippine Navy, naging acquisition po ng Pilipinas itong BRP Alcaraz. Bakit po ito ang napili nating bilhin? Ito po ay alinsunod sa kautusan ng ating mahal na Pangulo na dapat yung ating pong hukbong dagat ay ating ilalagay sa posisyon na kakayanin niya yung mga kakailangan ng gawin natin sa karagatan ng Pilipinas. Ngayon, kaya po natin pinili yung ang unang-una, yung Gregorio del Pilar, tapos ganito itong pangalawa ay ang Ramon Alcaraz, dahil ito po yung mga pangangailangan natin, dahil lalo na po dun sa mga karagatan na medyo malalayo sa ating mga kapuluan. At alam naman natin yung sitwasyon ng ating mga karagatan, lalo-lalo sa panahon na pareho ngayon, na medyo malakas po talaga yung mga alon. Kaya kailangan po natin yung mga barkang ganitong klase. Apo. And Admiral, dati po kasi bago po siya mag-BRP Ramon Alcaraz, ang tawag po sa kanya ay Coast Guard Dallas. Ano? At base po sa aming marami na pong napagdaanan itong Coast Guard Dallas bago pa po siya ma-commission as a BRP Ramon Alcaraz na nga po. Totoo po yan. May tuturing natin na isa sa mga veteranong barko ng US Coast Guard itong Alcaraz. Amin pong tiningnan yung kanyang history at yung accomplishment ito. Katunayan po niyan, ito isa sa sinatawag nilang sa masipag na barko ng US Coast Guard at marami siya mga nahuli at kanyang panindigan yung kanyang trabaho bilang US Coast Guard cutter. At inaasahan natin na ganun din ang kanyang gagawin dito na ngayon siya ay isang pinagmamalaki ng hukbong dagat ng Pilipinas. Bilang dati pong pinuno ng Philippine Navy, gaano kahalaga po sa hukbong pandagat itong purchase natin nitong BRP Ramon Alcaraz? Eh, napakahalaga po dahil nung amin pong pinaplano na kunin ito at ngayon nakuha na natin, napaka-importante po nito sa ating hukbong dagat, hindi po lamang doon sa aspeto na magkaroon tayo ng kagamitan na nararapat para sa atin, kundi ang isang malaking importansya po nito, kahalagahan po nito, ay mabibigyan ng pagkakataon yung atin pong mga mandaragat na kanilang maging training vessel. Alam naman po na siguro ng ating mamamayan na sa utos po ng ating mahal na Pangulo ay ating ina-upgrade yung ating hukbong dagat. And tinitingnan po natin na makakakuha na po siguro sa madaling panahon na ito, makakakuha na tayo ng mga makabagong nagamitan na pandagat. At ito pong Alcaraz at ang Del Pilar
ginagawa, isa po sa kanyang magiging function is yung magiging training ship po siya. Dito po magkakaroon ng magandang kasanayan yung ating mga mandaragat para bago natin mailagay sa mas makabago pang mga gamit ng buong dagat. At bilang dati pong tagapamuno ng Philippine Navy, how welcome is this in the light of threats to our territory right now? It's very much welcome po in a sense sa ngayon. Alam po naman po natin ang pulisiya ng ating gobyerno, hindi naman po tayo naghahanap ng gulo. Pero napakalaking bagay po na ang isa sa mga bagay na ating paggagamitan itong ating Alcaraz at Del Pilar, yung tinatawag po nating domain awareness. Domain awareness in a sense na ito po ay mapapadala po natin sa mga lugar na hindi kakayanin ng mga maliliit na barko natin. At sa lahat, halos sa lahat ng oras, sabi nga almost real time, malalaman po ng ating pamahalaan, ng ating mga armed forces, dagat, kung ano yung mga nangyayari dun sa labas at para po tayo naman ay magkakaroon ng tamang kahandaan. Okay. At nabanggit nyo nga sir, matanong ko lamang po, nabanggit nyo nga po na kaya po niyang dumaan sa mga malalakas po na adon. So ibig sabihin po ay maaari din po siyang gumagamit para sa rescue operation, search and rescue operation. Ay opo, lalo yan po, isa po yan sa mga tinatawag natin na kakayahan nitong Alcaraz. Alam naman natin guys, sa panahon ngayon, napakaraming mga parati po tayong magkakaroon ng masamang panahon. Yung hindi po makakaya ng mga maliliit na barko, kaya-kaya po dito. And tama ho kayo doon. Sa aspeto ng search and rescue, humanitarian assistance, sa mga lugar na sabihin natin na minsan hindi natin we cannot react to it dahil masama ngayong panahon, hindi kaya ng maliliit na barko, ito pong Alcaraz sa Del Pilar, kayang-kaya po nila yan. It is also one of the, yan din po ang isa sa mga layunin natin na magamit itong Alcaraz at Del Pilar sa search and rescue at humanitarian assistance. At maraming salamat po sa inyong oras, retired Admiral Pama, ang pinuno ng hukbong pandagat ng Pilipinas. Maraming salamat dito at maraming salamat sa ating mga kababayan na siyang nagbigay nito sa ating hukbong dagat ng Pilipinas. Thank you, sir. At nakikita po natin ang pagdaong na nandito na po sa harap ng BRP ang Pangulo, ang BRP Ramon Alcaraz. Matapos ito, no, magkakaroon ng isang maikling programa at pangungunahan nga po ito ng ating mahal na Pangulo Benigno S. Aquino III. At ang programa po ay sisimulan sa pamamagitan ng isang national anthem, invocation, at yung pagbibigay nitong completeness report. Ito po ay yung ibig sabihin ay nakarating na nga po at kumpleto na itong naging paglalayag at pag-acquire ng ating bansa nitong BRP Ramon Alcaraz. Matapos ito ay magbibigay po ng maikling talumpati ang Pangulo. At mamaya nga, Cathy, ay mismo si Pangulo Aquino papasok dun mismo ano, sa BRP Ramon Alcaraz upang inspeksyon naman yung features, yung facilities nitong BRP Ramon Alcaraz. At maikot ko lamang ulit yung sinabi kanina, retired Admiral Pama, na hindi tayo naghahanap ng gulo dito. Kundi tayo dito ay kumbaga sinisiguro lamang natin yung magiging protection nitong ating saklaw na teritoryo. Alam mo, Haji, bagamat mahalaga ang at prioridad ng ating pamahalaan ang paggastos ng pambansang budget para sa edukasyon and social services katulad ng healthcare at itong CCT, no, conditional cash transfer, hindi rin dapat natin isawalang bahala itong depensa at gaya nga ng nasabi ni retired Admiral Pama, lalo na ngayong mga panahong ito dahil meron nga pong threats sa ating teritoryo at may territorial dispute po na iniakyat na nga po ng ating bansa sa Pilipinas at ating pong inaantay yung arbitration nitong mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. So itong pag-acquire natin nitong ating panibagong sea vessel, itong warship na BRP Ramon Alcaraz, ay makakatulong sa ating pagmumonitor ng ating mga karagatan. And we're looking forward to that, Cathy, at aabangan natin kung ano na nga ba yung first assignment nitong BRP Ramon Alcaraz na sa ngayon hindi pa natin alam kung pagkatapos nito ay saan ba didiretso.
Attorney Ramon Alcaraz. Oo, kanina tinanong natin yan, Haji, no? Kaya General Tutaan, ang tagapagsalita po ng Hukbon Sandatahan ng Pilipinas. At sabi niya, sa ngayon ay wala pang assignment. Itong si BRP Monching, kanina, Monching, no? Dumaan ng isang helicopter na may banner na wini-welcome ang tinatawag nilang BRP Monching. May nickname na agad. I understand, oo. Nickname nga yun ni Ramon Alcaraz, ano? At wini-welcome nga nung helicopter niya na dumaan kanina yung pagdating nitong BRP Ramon Alcaraz. Yan, si BRP Monchi. Yes, Haji, what's interesting also about this newly acquired vessel of the Philippines is hindi lang ito magagamit para sa depensa, ngunit para sa search and rescue operations. Alam po natin na talagang typhoon prone po ang ating bansa. At makakatulong din po ito sa kapabilidad para maalagaan din naman po ang ating mga kababayan. Kanina nga nabanggit na it is capable of crossing rough seas, Kathy, ano? Para nga sa search and rescue operations, lalong-lalo na kapag dumadaan nga yung kalamidad o yung tuwing bumabagyo at kinakailangan ng tulong ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga maliliit na barko na hindi makadaan sa mga rough seas. So ito, malaking tulong itong BRP Ramon Alcaraz. Pagpuprotekta sa ating saklaw na teritory. Mm-hmm. Kabilang Haji sa mga miyembro ng docu-team nitong BRP Ramon Alcaraz ay sina Commander Gilbert O. Pasio, Navy Lieutenant Marineth Riano Domingo, and Lieutenant Junior Grade Errol De La Cruz. Ito po ay mga pawang public affairs officer. Ayan, at atin pa rin pong inaantabayanan, mga kaibigan, ang mismong pag-inspect ano, ni Pangulong Aquino dyan sa loob ng BRP Ramon Alcaraz. At mamaya nga, nabanggit mo kanina, ay magkakaroon muna ng maikling talumpati itong ating mahal na Pangulo. At bilang pagre-ready rin sa BRP Ramon Alcaraz, ay ito muna daw ay pipinturahan. Ayon sa ating mga paunang report na natanggap, pipinturahan muna ito bago gamitin. Ayan, syempre para naman mas maging maganda ano, yung physical features nitong bakong. Bagamat ngayon, Kathy, makikita mo naman sa panlabas na anyo nitong barko, eh talagang napakaganda na niya, talagang ma-action ano, yung panlabas na anyo nitong BRP Ramon Alcaraz, pero kinakailangan din niya sumailalim sa refurbishment na tinatawag. Na ito, Haji, no, gumastos na ang ating pamahalaan sa pagre-refurbish nito dahil nga ito ay na-decommission na. So, ng ating na-acquire ito ay ginawa muna itong ready ng ating pamahalaan, ginastusan po para maging, para po magamit ng ating hukbong daga. At maibalik ko lamang kanina, Kathy, yung tinatawag nila na sail pass, ano, civilian terminology kasi siya. Para sa maritime ano activities ano itong tinatawag natin na sail pass kung saan ay pinapalibutan nga ng mga barko itong dadating o yung dadaan na panibagong barko ng isang bansa ano. Oo, ito yung isa sa mga naging highlight nitong arrival ceremony para sa BRP Ramon Alcaraz ngayong umaga dito, no? Kung igukumpara po natin para maipaliwanag natin na mas malinaw sa ating mga manonood, para pong ano, wini-welcome ng mga maliliit na barko ang BRP Ramon Alcaraz, sila po ay nakahanay sa dalawang columns at dadaan po sa gitna nila itong BRP Alcaraz. At nakita po natin yan kanina. At hindi lamang yan, Kathy. Maging sa Bulinaw, Pangasinan at sa Kasiguran sa Aurora ay sinagawa din niyang safe. At yan po, umakyat na po ang mga miyembro ng Philippine Navy sa loob ng BRP Ramon Alcaraz. Inanunsyo po yan dito sa public address system sa ating kinuroroonan. Muli, para doon sa mga kakabukas lang ng kanilang mga television sets, kami po ay napapanood ninyo live mula dito sa Alava Pier sa Subic Bay Freeport Zone, Olongapo City, Zambales. Ako po si Kathy San Gabriel, kasama ko po si Haji Camino, and mapapanood nyo rin po kami via live streaming sa www.rtvm.gov.ph at www.ptv.ph. At makasaysayan nga itong araw na ito, Kathy, para sa ating lahat dahil pinasinayaan nga natin yung pagdating ng BRP Ramon Alcaraz, ang ikalawang warship po ng Pilipinas. Nauna na nga nabili ng Pilipinas ang BRP Gregorio del Pilar at halos magkasing laki lamang ano, itong Gregorio del Pilar at itong Ramon Alcaraz. So parang wala naman silang pinagkaiba. Oo, at pareho silang Hamilton class cutter. Ngunit ayon nga dito sa ating interview kanina ang tagapagsalita po ng Philippine Navy, si Commander, ang tagapagsalita po ng Philippine Navy ay si Commander
nga niya, no, na yung cutter daw ay term ng Coast Guard. Coast Guard. So, ngayong nasa kamay na ito ng Navy frigate na daw, ang tawag nila sa ganitong klaseng barko. At Cathy, bagamat medyo maambun-ambun na naman mula dito sa ating kinalalagyan, nakitang-kita pa rin naman natin mula dito sa ating kinalalagyan, ano, yung mainit na pagsalubong dito sa BRP Ramon Alcaraz. Actually, sa mga kabubukas lamang po ng kanilang mga television sets, kanina lamang ay sinalubong po ng mainit ng mga banda, ng mga batang sumasayaw mula sa iba't ibang eskwelahan at maging ng mga lokal na pamahalaan, ano, itong pagdating ng BRP Ramon Alcaraz. Alam mo, malapiesta nga itong celebration, no? And I guess this is a very good occasion also for the Philippine government dahil nga 2011, nung una po tayong naka-acquire ng isang sea vessel, ito nga po yung Gregorio del Pilar. At ito po yung pangalawang beses sa panahon po ng panunungkulan ng Pangulong Benigno S. Aquino III. At itong pag-purchase ngayon, pag-acquire ng Pilipinas dito sa BRP Ramon Alcaraz at dito sa BRP Gregorio del Pilar ay bahagi pa din ng AFP Modernization Program ng ating pamahalaan. Sinabi mo nga kanina, sa iba pang mga programa ng pamahalaan para sa ating mga kababayan gaya ng healthcare, ay syempre hindi din nakakalimutan yung depensa para dito sa ating bansa. Namamataan din natin na, na on board ang doon sa BRP ang Pangulo. Aside from Defense Secretary Voltaire Gasmin and Pangulong Benigno S. Aquino III, nandun po si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario at kasama po niya si U.S. Ambassador to the Philippines, Harry Thomas. At alam nga po natin na itong BRP Alcaraz ay na-acquire po natin mula sa Estados Unidos. Oo, kung kaya naman din na nakakapagtaka kung talagang nandito rin, ano? Maging si U.S. Ambassador Harry Thomas ay narito din upang pasinayaan din itong pagdating ng BRP Ramon Alcaraz. Maliban dun sa mga nabanggit mo, Cathy, naroon din sa barko si AFP Chief of Staff Emmanuel Bautista. At bago magbigay ng kanyang mensahe, ang Pangulo ay magkakaroon ng presentation ng After Voyage Report. Ito po ay ipepresenta sa Pangulo ni Captain Ernesto Baldovino. Siya po yung Commanding Officer ng PF-16 o itong BRP Ramon Alcaraz. Natin, no, dun sa kanyang, dun sa, di ko alam kung ano tawag dyan, hall ba ang tawag dyan, ay may number 16 yan po, PF-16, BRP Ramon Alcaraz. Ayan. At kanina pa natin binabanggit, Cathy, yung pangalang Ramon Alcaraz. So, syempre, sa mga nakabubukas lamang ng kanilang TV, sino nga ba itong si Ramon Alcaraz? Well, ito po si Ramon Alcaraz ay isa pong member ng first graduating class ng Philippine Military Academy noong 1940. Siya po ay nakipaglaban sa mga Hapon noong World War II kung saan ay nakatalo po sila, no, ng tatlong Japanese fighters. Hindi ko alam po kung naririnig nyo, ngunit nagsisigawan po ang crowd dito. No, marami rin mga estudyante dito na sinasaksihan itong seremonyang ito. Bumaba na po mula sa BRP ang Pangulo, ang Pangulo Aquino, upang mag-board dito sa loob ng BRP Ramon Alcaraz. I-inspectioning nga niya itong loob ng BRP Alcaraz, ang mga features nito, to see for himself kung ano yung mga capabilities and mga features ng BRP Alcaraz. At syempre sa sobrang excitement ng ating mga kababayan, Cathy, parang maging mga estudyante, gusto din sumakay dito sa bagong barko ng Pilipinas. Hindi lang natin alam, no, kung mamaya ay papayagan, pero hindi, malamang hindi for security reasons. Pero after ng programa, no, so magbo-board ang Pangulo sa BRP Ramon Alcaraz, mag-inspectionin niya ito, magkakaroon po ng programa. Okay, at ito po, umakyat na po ng stage ang Pangulo upang magbigay ng kanyang speech. Matapos po ito ay kasama po si Secretary Gasmin at si Ambassador Thomas ay mag-lead po ang Pangulo ng welcome handshake doon sa mga officers nito pong BRP Alcaraz. So sa ilang saglit lamang po ay bibigay na nga ng ating mahal na Pangulo ang kanyang kaunting talumpati. Okay, panoorin po natin ang programa. Subic Bay Freeport Zone, Olongapo City. We are gathered here for the arrival ceremony of BRP Ramon Alcaraz PF-16. Please remain standing for the singing of the Philippine National Anthem to be played by the Philippine Navy Band. Tanghal! Ta!
Pandadala. Kalis. Babaa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 
The Naval Chief Chaplain, Colonel Tirso A. Bulina, will now lead us all for the invocation. Manalangin tayo. Diwalhati sa Diyos ng buong sansinukob sa magandang araw at panahon at sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob sa aming mahal na bayan. Inaalay namin sa iyo, O Diyos, sa diwa ng isang taimtim na panalangin, ang kagalakan, papuri at pasasalamat sa aming mga puso sa matagumpay na pagdating ng barko ng Republika ng Pilipinas, Ramon Alcaraz. Malugod naming sinasalubong ang magigiting na Pilipinong mandaragat at mandirigma na sa gabay at kalinga ng Birhen, Santo Rosario de Lanabal, ay buo ang loob na naglayag at ligtas na narating ang malaya at hitik ng biyayang karagatan ng Pilipinas. Nagsusumamo kami sa patuloy mong pagpapala, O Diyos, sa hukbong dagat ng Pilipinas at sa aming mga panauhin. Ipagkaloob mo sa bawat Pilipino ang banal, makabuluhan at masaganang buhay. Manikluhod naming dasal, O Diyos, ang iyong natatanging bendisyon para sa aming mahal na Pangulo, Benigno Simeon Aquino. Nalay ang kanyang pagdalo ay magbigay sigla. Ang kanyang salita ay pumukaw sa amin na maglingkod ng tapat, gawin ang tama araw-araw at tahakin ang tuwid na daan. Lahat ng ito ay aming panalangin, O Diyos ng buhay, Diyos ng kasaysayan at Diyos ng tadhana, pagpalain, iligtas at sumagana kaming lahat sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Please be seated. The Commanding Officer of BRP Ramon Alcaraz, PF-16, Captain Ernesto O. Baldovino, will now render the unit's completeness report to the Flag Officer in Command, Philippine Navy. The Flag Officer in Command, Philippine Navy, Vice Admiral Jose Luis M. Alano, AFP, will now deliver his welcome remarks. The Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, His Excellency President Benigno Simeon Aquino III, the Ambassador of the United States of America, His Excellency Harry Thomas, the Secretary of National Defense, the Honorable Butler Gasmin, the Secretary of Foreign Affairs, the Honorable Albert De Rosario, the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Emmanuel Batista, the Commanding General of the Philippine Air Force, Lieutenant General Lauro Catalino de la Cruz,
the Commanding General of the Philippine Army, Lieutenant General Noel Caballos, the Commandant of the Philippine Coast Guard, Rear Admiral Rodolfo Serena, other cabinet members present, distinguished guests, officers and men of PIP 16 and their welcoming relatives, fellow defenders and servants of the Filipino people, ladies and gentlemen, magandang umaga sa lahat. When our Commander-in-Chief, His Excellency President Benigno Simeon Aquino III, signed the new Armed Forces of the Philippines Modernization Act 8 months ago, he said, "Udyat ito sa pagbubukas na mas moderno, mas matatag, mas mapagtitiwalaan ang kabanata ng kasaysayan ng hukbong sandatahan ng Pilipinas." Indeed, this morning we are witnessing the affirmation of this statement as the Armed Forces of the Philippines, particularly the Philippine Navy, is getting significant boost in its capabilities of keeping our archipelagic waters secured and safe. As we warmly welcome the arrival of the latest addition of our fleet, the Barko ng Republika ng Pilipinas, Ramon R. Caras, PIP 16, this is a proud and exulting moment for every, just like the excitement and expectation of welcoming a newborn. Our maritime nation is rejoicing as BRP Alcaraz is being warmly met and greeted with good tidings from San Diego, United States, to Casiguran or Bulinao, Philippines, and in all places she has passed by, in some instances in spite of poor weather conditions. As she undertook her maiden journey to her new home, it is in this note that I welcome you to this cloudy but yet joyous occasion, the arrival of BRP Ramon R. Caras, PF-16. On behalf of the officers and men of the Philippine Navy, at the outset, allow me to recognize and express our deepest gratitude to all those who in one way or another contributed to why we are all here today. Foremost, to the Commander-in-Chief, His Excellency Benigno Simeon Aquino III, who has been at the forefront working for the upgrade of the Armed Forces of the Philippines capabilities through the judicious use of vital resources under the good governance program of the government. The Philippine Navy, deliberately but surely and more steadily, is developing its capabilities as the Philippines takes greater participation in contributing to the stability and security in the region. Mr. President, your steadfast exemplary leadership has inspired all sailors and Marines, giving them a deeper sense of public service as well as desire to perform greater roles in the security and development of our maritime nation. Maraming salamat po. Likewise, our deep gratitude to the Secretary of National Defense for his resolute guidance and unending support in all the endeavors of the Navy. To the other agencies of government who through their collective effort contributed to the acquisition of not only a PF-16 but PF-15 as well. And to Subic Bay Metropolitan Authority for accommodating us today. Allow me also to convey our appreciation and gratitude to the U.S. government represented here by His Excellency Ambassador Harry Thomas for their unwavering commitment and assistance in the capability and capacity building of the Philippine Navy to include the transfer of PF-16. Finally, allow me to thank the Filipino people, our merchant seamen scattered all over the globe, for the multitude of our fisher folks, for their continuing belief in the Philippine Navy, in every sailor and marine, in the desire and commitment of defending and serving our maritime nation whenever, wherever. Acquired from the United States Coast Guard to the U.S. government's Excess Defense Article Program, BRP Ramon R. Caras is the second high endurance cutter transferred to the Philippine Navy. Similar to her sister ship, BRP Gregorio del Pilar, PF-16 is equipped with armaments and equipment to undertake missions
for territorial defense, maritime security, and human assistance and disaster response. At this point, allow me to commend the 14 officers and 74 enlisted personnel of PF-16, skippered by Captain Ernesto Baldovino, for a safe maiden voyage. The crew underwent an extensive step-by-step training, which started with the official transfer of the vessel on May 22, 2012. The training ranged from orientation training of the various systems of the warship to in-depth operation, maintenance, and repair, which included participation of the overhaul of the port main diesel engine up to the actual live firing of its main combat gun. This will be reported in more detail by the captain of PF-16. One thing for sure, after being away in a foreign land for a year and 2 months, there is no one more eager to see them safely back home but their families and loved ones. To the officers and men of PF-16, welcome back. As you begin your voyage of service to the Filipino, mabuhay and welcome to the arrival ceremony of BRP Ramon Alcaraz. Thank you very much, sir. Likewise, the commanding officer of BRP Ramon Alcaraz, PF-16, Captain Ernesto O. Baldovino, will now deliver his remarks. Magandang umaga po sa ating lahat. Bilang kapitan ng barko ng Republika ng Pilipinas, Ramon Alcaraz, PF-16, isa pong malaking karangalan para sa akin ang magbigay ng ulat sa ating mahal na Pangulo at sa buong liderato ng Sandatahang Lakas at Hukbong Dagat ng Pilipinas. All sa mahaba naming pagalayag mula sa Charleston, South Carolina, USA hanggang dito sa Pilipinas. Ang barkong BRP Ramon Alcaraz ay formal na isinilalim sa ating hukbong dagat matapos itong i-turn over ng Amerika sa gobyerno ng Pilipinas noong May 22, 2012. Simula noon, ang 88 opisyal at tauhan ng BRP Ramon Alcaraz ay tuloy-tuloy ang pagsasanay sa paggamit at pagmamantini ng iba't ibang uri ng modernong equipment, mga sistema at makinarya ng barko upang mapayapa at matagumpay naming maihatid ang pangalawang Gregorio Del Pilar class frigate dito sa ating bansa. Isa pong malaking hamon para sa amin ang magampanan ang aming misyon. Subalit, ang aming masidhing determinasyon ang nagpatag sa aming loob dahil alam naming mas malayo at mas malawak na karagatan ang aming tatawarin pabalik dito sa Pilipinas. Kung kaya nga po, sa buong panahon ng pamamalagi namin sa bansang Amerika, ay wala kaming sinayang na sandali upang ang lahat ng itinuturo sa amin ng mga dalubhasang tauhan ng U.S. Coast Guard at U.S. Navy. Ang mga tinatawag na subject matter experts ng U.S. Navy at U.S. Coast Guard ay nakapagbigay sa amin ng maraming kaalaman sa pag-overhaul ng diesel engine, pagkumpuni ng generator, evaporator, at ibang gamit makinarya ng barko, pati na rin ang pagpapaputok at pagkumpuni ng kagamitang pandigma gaya ng automilaragan na higit naming kailangan upang magampanan ang aming tungkuling mabantayan ang ating karagatan. Matapos ang lahat ng pag-asari at paghahanda, ay nilisan namin ang Charleston sa Carolina noong June 10, 2013 at tinahak namin ang karagatan ng Atlantic, Caribbean, Pacific at Pilipinas upang sa ganun ay may dala namin ang BRP Ramon Alcaraz sa bago nitong tahanan, ang SBMA. Sa layo po ng paglalakbay ay kinailangan naming dumaong sa iba't ibang pantalan simula sa Mayport, Florida, Panama Canal, San Diego, California, Hawaii at Guam. At sa bawat sa mga nasabing lugar
ay mainit kaming sinasalubong ng mga kapwa Pilipino. Dito namin nakita at naramdaman ang kanilang pakikiisa at pagsuporta sa adhikain ng ating pamahalaan sa pagkakaroon ng malakas na hukbong dagat dahil na rin sa malaki nilang tiwala sa mabuting pamamahala at tuwid na daang tinatahak ng kasalukuyang administrasyon sa pamumuno ng ating mahal na Pangulo. Hindi po naging madali para sa amin ang paglayag sapagkat may mga panahon na inabot kami ng matataas at malalakas na alon dahil sa mga namuong low pressure at tropical depression sa iba't ibang lugar malapit sa aming daraanan. Ang hampas ng alon at agupit ng hangin ay nagsilbing pagsubok sa kakayahan hindi lamang ng barko na dinisenyo para sa masungit na panahon, kundi pati na rin sa kakayahan at katatagan ng mga pinuno at tauhan ng BRP Ramon Alcaraz. Ang kanilang katatagan sa buong panahon ng aming paglalayag sa iba't ibang kondisyon ng dagat ay maituturing kong isang kadakilaan. Sakripisyo ay marka ng tunay na Pilipino. Ang pagdaong po ng BRP Ramon Alcaraz sa araw na ito ay hindi lamang tagumpay at karangalan ng mga pinuno at tauhan ng barko, kundi ng buong sambayanang Pilipino. Mahal na Pangulo, batid po namin na hindi dito nagtatapos ang aming trabaho dahil alam po namin na ito ay simula lamang na mas matindi naming pagsisilbi sa bayan. Nakahanda po ang aking mga pinuno at tauhan na harapin at gampanan ang mga susunod naming tungkulin. Sa puntong ito, nais ko magpasalamat unang-una sa ating Poong May Kapal na siyang gumabay sa aming paglalayag upang ligtas naming maiuwi ang barko dito sa Pilipinas. Gayun din sa buong liderato ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa pamumuno ng ating Pangulo na siya rin pong Commander-in-Chief, ang ating Secretary of National Defense, Chief of Staff, Flag Officer in Command, Commander Philippine Fleet, at Commander Patrol Force dahil sa pagbibigay nila ng tiwala sa akin na pamunuan ang BRP Ramon Alcaraz. Pinasalamatan po ng lubos ang aming pamilya, magulang, asawa at anak ng mga pinuno ng tauhan ng BRP Ramon Alcaraz na muunawa at masugid na naghihintay sa aming pagdating. Sa lahat ng mga Pilipino, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa iba't ibang panig ng mundo, maraming salamat po sa ibinigay na suporta sa amin at panalangin para sa aming kaligtasan. Hindi namin kayo malilimutan. Muli, magandang umaga at maraming salamat po sa inyong lahat. Let us all give a warm round of applause to the officers and crew of BRP Ramon Alcaraz PF-16 for successfully bringing her home to the Philippines. The Honorable Voltaire T. Gasmin, Secretary of National Defense, will now introduce our guest of honor. Mga binibini, ginang at ginoo, ang punong pangkalahatan ng sandatahan lakas ng Pilipinas at Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Binigno S. Aquino III. Mabuhay tayo lahat. Captain Baldovino, kindly give the troops tigas pa ya. Secretary Albert Del Rosario, His Excellency Ambassador Harry Thomas, Secretary Voltaire Gasmin, General Emmanuel Bautista, Vice Admiral Jose Luis Solano, Lieutenant General Lauro Catalino de la Cruz, Lieutenant General Noel Cobayes, Rear Admiral Orwin Cortez, Commandant Soreno of the Philippine Coast Guard, Chairman Roberto Garcia and other members of the SBMA Board, Governor Abdani, Governor Garcia, Representative Cheryl Delioso Montaña, Representative Mina Roman, other local government officials present, Captain Ernesto Baldovino, officers, men and women of BRP Ramon Alcaraz, officers men of the AFP, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayong araw, sinasalubong at binibigyan buhay natin ang
ang hukbong dagat na matagumpay na naglayag mula sa Estados Unidos upang maihatid sa ating sariling pampanga ang ikalawang Hamilton-class cutter ng Pilipinas, ang BRP Ramon Alcaraz. Nagpapasalamat tayo sa mga tauhan at opisyal ng barkong ito sa pangungunan ni Captain Ernesto Baldomino na nagtimon sa maayos at mapayapang paglalakbay ng ating pinakabagot modernong barko. Sa pagdating ng BRP Alcaraz sa ating bansa, pinapatunayan natin na hangarin natin magkaroon ng sandatang tunay na may kakayang ipagtanggol ang sambayanan. Kaya naman, ang hamong ko sa buong hukbong dagat at sa mga kawal na sasampa sa barkong ito, isabuhay ninyo ang katapangan at pananagutan ng mga Pilipinong hindi nagatubiling mag-alay ng dugot pawis para sa kapakanan ng kanilang kapwa at bandila. Sipin na lamang ninyo ang katapangan ipinamalas ni Commodore Ramon Alcaraz noong ikalawang digmaang pandaigdig. Siyam na zero fighters ng Hapon laban sa naging U-boat na yari sa Kahoy. Pero nakapagpabaksak pa si Commodore Alcaraz ng tatlo sa siyam na ito at matagumpay na naibalik ang kanyang U-boat. Ibig sabihin, dehado man sa gamit, dehado sa sitwasyon, dehado sa kasanayan, pero hindi siya nagpatinag sa kalaban. Nagawang daigin ni Commodore Alcaraz ang tila napaka-imposible sitwasyon dahil mula't siyang walang ibang magtatanggol sa ating bansa, kundi tayo rin lang. At ngayon, ang kanyang pangalan ay hindi na lamang mga letra na nakaukit sa dambana ng kagitingan o nakapinta sa pisngin ng ating pinakabagong barko. Higit sa lahat, habang buhay na itong nakaukit sa puso't isipan ng bawat Pilipino. Balita ko, hitik din sa kasaysayan at simbolismo ang dinaan ng mga lugar ng ating bagong barko. Sa Pearl Harbor, kung saan nagbaliktaraw kayo sa mga Pilipinong nagpamalas ng giting at paninindigan sa pagtatanggol ng bansa sa ikalawang digmaang pandaigdig. At sa Guam, kung saan minsang ipinatapon ang gaya ni Apolinario Mabini na nakipaglaban para sa ating kasaysayan. Sumasalamin ito, hindi lamang sa pagpapalaga natin sa mga aral ng ating nakaraan, kundi pati na rin sa kahandaan ng ating hukbong dagat na tuparin ang kanilang mandato. Ang paglikuran ng ating bandila, bantayan ng ating soberenya at pangalagaan ang kapakanan ng ating mga kababayan. At hindi nga po may kakailang napakalaki ng naiambag ng BRP Gregorio del Pilar, ang ating unang Hamilton class cutter upang mas mahusay na magampanan ng hukbong dagat ang kanilang tungkulin. Sa tulong nito, naging mas pangmatagalan, mas malawak at mas mabilis ang pagtatanod sa ating mga baybay. At ngayon, narito na rin ang BRP Alcaraz, tsak na lalo pang mapapaigting ang pagpapatrolya natin sa Philippine Exclusive Economic Zone at ang kakayahan nating supuin ang anumang banta at masamang elemento. Bumugon sa search and rescue operations at sa pangangalaga ng ating mga yabang dagat. Ganito ang mga positibong resulta ang nagbibigay lakas sa ating pamahalaan upang lalo pang isulong ang modernisasyon sa ating kasunduan. Binubura na po natin ang dating imahe ng nakagamitan at pahirapang kalagayan ng ating mga kawal ng bayan. Sa loob ng tatlong taon natin panunungkulan, umabot na sa 27.62 billion pesos ang ating ginugol para sa AFP Modernization Program. Hinigitan na natin ang 26.27 billion pesos na ginastos para sa inyong modernisasyon sa nakalipas na mahigit siyam na taon bago tayo maupo sa katungkulan. Noong nakaraang taon, nilagdaan na rin natin ang Revised AFP Modernization Act na nagpatibay sa 15 taong extension ng programa, kaakibat ang paglalaan ng 75 bilyong pisong pondo sa unang 5 taon ng implementasyon nito. Di naman rito natatapos ang ating pagkalinga sa mga kawal ng bayan. Nariyan din ang patuloy ng pagkakaloob ng disente at abot-kayang pabahay, pati na rin ang paglulunsad ng mga programang pangkabuhayan para sa ating kasunduan. Kumpiyansa tayong sa pagtugon sa mga pangangailangan at pagtutok sa kapakanan ng ating mga kawal, lalo natin silang nabibigyan lakas upang itaguyod ang seguridad ng bansa, pagsusulong at mauna sa pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan. Lagi, matuwid na paggastos ng pondo ang pinapahiral natin, tinitiyak natin ang saraping para sa ating mga sundalo ay napupunta sa makabuluhang serbisyo at benepisyo. Patuloy nating patintibayan ang pwersa ng ating mga uniformadong hanay kasamay ng pagpapalakas at pagtutok sa kapakanan ng mga
mas nangangailangan. Makakaasa kayo sa bawat pagsubok at laban na kailangan lakpasan. Nasa panig ninyo ang ating pamahalaan. Handang kumalinga at kumalalay. Malinaw po, posible lamang ang ganap na kaunlaran kung may tunay na kayusan at kapayapaan sa ating bayan. Narating po natin ang yugtong ito ng ating kasaysayan dahil sa mga kawan na handang ianay ang buhay para sa kapanan ng ating bansa. Naging posible ang pagbabagong tinatamasan natin ngayon dahil sa mga Pilipinong nagmamanasakit sa kapwa Pilipino. Ipagpatuloy lang natin ang paglalayag sa isang direksyon, patungo sa isang payapa at masaganang kinabukasan. Sa katapusan po, nagpapasalamat rin tayo sa ating mga kalyado galing sa Estados Unidos na walang tigil po sa pagtutulong sa atin sa mahabang kasaysayan. Magandang araw po, maraming salamat sa inyo lahat. Thank you very much, His Excellency President Benigno S. Aquino III. Ladies and gentlemen, let us now proceed with the traditional welcome handshake with His Excellency President Benigno S. Aquino III. He will be accompanied by the Secretary of National Defense, the Chief of Staff Armed Forces of the Philippines, the Flag Officer in Command, Philippine Navy, the Commander, Philippine Fleet, the United States Ambassador, and the Secretary of Foreign Affairs. Sa mga miyembro po, mga crew ng BRP Ramon Alcaraz. Natapos na nga ang maikling programa kung saan nagbigay ng kanyang talumpati ang Pangulong Aquino. Alam mo, Kati, pinaka-naalala ko, no? Yung pinaka-tumatak sa isipan ko dun sa naging talumpati ng ating Pangulo ay yung salitang katapos. Kasi nga naman, tunay na may pagtatanggol yung sampayanan kapag may katapangan niya. At nabanggit nga ng ating Pangulo kanina, hinamon pa nga niya, no? Yung Philippine Navy, Kati, na isabuhay nga daw yung katapangan ng mga Pilipino na nakipaglaban noon. Alam mo, Haji, hindi lamang pagtahak sa tuwid na daan ang in-emphasize ng Pangulo sa kanyang speech. At dahil nga dumating itong barko, ay ang paglalayag sa iisang direksyon tungo sa pagbabago at kaunlaran. Yan din ang na-emphasize ng Pangulong Aquino sa kanyang talumpati. Sa pagdating nga nitong BRP Ramon Alcaraz ay hamon ng Pangulo sa buong hukbong dagat, isabuhay ang katapangan at pananagutan ng mga Pilipinong nag-alay ng dugo at pawis para sa bayan. Binigyan pugay din ng Pangulong Aquino ang naging katapangan ni Commodore Alcaraz kung saan ipinangalan nga itong barko. Ayun, nabanggit mga yun, Kati, ano, yung katapangan ni Ramon Alcaraz noon na nakipaglaban ng World War II. Hindi lamang yan, kundi nabanggit din ng ating Pangulo itong pagpapatapon kaya kulinaryo mabini dun sa bansang Guam. Yung bombing sa Pearl Harbor ay nabanggit din niya. Haji, bago natin ituloy itong ating pagsasummarize ng speech ng Pangulo, nasa loob na po ng BRP Ramon Alcaraz ang Pangulong Aquino upang personal na inspeksyonin ang loob ng warship na ito. Ito po ay kasama dito sa ceremonies ngayong araw na ating napapanood live po mula sa Subic Bay Freeport Zone, ang arrival ceremony para dito sa BRP Ramon Alcaraz. Bandang alas 10 ng dumao ang BRP Alcaraz dito sa Alava Pier sa Zambales. Samantala, ayon pa rin sa talumpati ng Pangulo, sa pagdating ng BRP Ramon Alcaraz ay lalo pang napaiting ang pagbabantay sa Philippine Exclusive Economic Zone at ang kakayanan na sugpuin ang anumang banta sa ating teritoryo. Ito ayon sa Pangulo ang nagbibigay lakas sa ating pamahalaan upang lalo pang isulong ang modernisasyon sa kasundaluhan. Ay binida rin ng Pangulo ang iginugol ng ating gobyerno na 27.62 billion pesos para sa AFP Modernization Program na hinigitan pa ayon sa kanya ang ginastos para sa modernisasyon na taon bago siya naupo sa pwesto. Ibinida rin ng Pangulo ang iba pang mga programa ng pamahalaan para sa hukbong sandataan. Ang paglagda ng revised AFP Modernization Act at ang pagbahagi ng pabahay para sa mga kawani ng, at kasundaluhan. Iginiit nga ng Pangulo ang kahalagahan ng kapayapaan
patungo sa inaasang po natin lahat na kaunlaran. At ito nga BRP Ramon Alcaraz ay isa sa mag-aakay sa atin tungo dito sa kaunlaran na ito. At kati kanina, pinasok na nga ng ating Pangulo itong BRP Ramon Alcaraz. Makikita naman natin dun sa loob mismo ng barko na talagang modernized na, no? Itong barkong ito. At speaking of modernized, Kati, dito lamang 2012 ay nilagdaan nga yung revised AFP Modernization Act sa loob nga ng 15 taon, ano? At ayan, nakikita nyo na po ngayon sa inyong mga television screens na ini-inspeksyon na nga po ng ating mahal na Pangulo itong captain's, if I'm not mistaken, Kati, ito yung captain's, yung room ng kapitan kung saan ay naroon nga yung mga control, naroon yung control booth. At maituloy ko lamang yung sinasabi ko kanina, Kati, sa loob nga news, itong ang in-extend itong revised AFP Modernization Act kung saan sa first 5 years of implementation ay tinatayang 75 billion pesos ang gugugulin na pangalan. At kanina bago nagtalumpati ang Pangulo ay nagbigay rin ng kanyang maikling pahayag itong naging commander, ang captain nitong BRP Ramon Alcaraz, at ikinwento niya ang naging paglalayag nila, no? Ilan sa mga dinaanan nilang makasaysayang lugar ay ang Pearl Harbor, Hawaii, at ang Guam. At pawang naging parte rin ng kasaysayan ng ating bansa. Itong Guam nga, Kati, nabanggit mo nga lang yung bansang Guam. Dito pinatapon noon si Apolinario Mabini, no? Nung kasalukuyan pa sila na nakikipaglaban. At yung kapitan nga po nung barko, no, na naglayag, na nanguna sa paglayag, itong si Captain Ernesto Baldovino. At ayan, ano, nasa loob pa rin ng BRP Ramon Alcaraz ang Pangulong Aquino, at ini-inspeksyon pa rin ang facilities nito. Ito nga ang second acquisition na warship ng administrasyong Aquino. At medyo nagkakagulo lang dito sa ating kinaroroon, Haji, dahil ang mga kasamahan natin, ang mga miyembro ng media ay nag-aantabay dahil matapos ang maikling programang ito ay magbibigay po ng press briefing ang Pangulong Aquino sa ating mga kasamahan sa media. Oh, pero ganyan pa mga Kati, bagamat medyo makulimlim na naman mula dito sa ating kinalalagyan, tuloy lamang ang trabaho. At syempre tuloy-tuloy pa din yung selebrasyon para pa din dito sa pagpapasinaya, ano, sa pagdating nga ng BRP Ramon Alcaraz dito sa Alava Pier, dito sa Olongapo City sa lalawigan ng Zambales. Okay, inyo pa rin po napapanood ang mga pangyayari live mula dito sa Alava Pier sa Subic Bay Freeport Zone sa Olongapo City sa Zambales. Napapanood nyo po kami live sa telebisyon ng bayan. Ang Pangulo Aquino po ay kasalukuyan pa rin nakikipag-usap sa ating mga kawani ng Philippine Navy. He is now aboard BRP Ramon Alcaraz. At mapapanood nyo din po ang live coverage po na ito mula sa Olongapo City sa via www.rtvm.gov.ph at sa www.ptvnews.ph para pa din sa ating live streaming kung kayo po ay nasa labas ng bansa. Ulitin ko lang yung mga naging pangyayari dito sa ating coverage. Alas 10 kanina ng umaga ay dumating dito sa Subic ang Pangulo upang pangunahan itong arrival ceremony para sa BRP Ramon Alcaraz. Sa kanyang pagdating, siya ay binigyan ng arrival honors ng 21 gun salute, at matapos nito ay he boarded the BRP ang Pangulo para intayin ang pagdock ng BRP Ramon Alcaraz sa Alava Pier dito sa ating kinaroroonan. At matapos ang pagdock ay nagkaroon ng isang maikling programa kung saan nagbigay ng kanyang talumpati ang Pangulo. At matapos ito ay nagkaroon ng pag-turnover ng mga documents, no, ng report mula dito sa crew ng BRP Ramon Alcaraz ay tinunover ito sa Pangulo. At nagkaroon din ng handshake. Itong handshake na isang
kinamayan ng Pangulo ang mga miyembro, ang mga crew ng BRP Ramon Alcaraz. At ilan lamang, Kati, sa mga namataan natin ano, na mga personalidad dito sa pinapasinayaan nga natin BRP Ramon Alcaraz ay ito nga si U.S. Ambassador to the Philippines Harry K. Thomas at si DFA Secretary Albert Del Rosario. At narito din si DND o Defense Secretary Voltaire Gasmin upang pasinayaan din itong panibagong barko nga na naman ng Pilipinas na dumaan sa acquisition. Kanina na kapanayan po namin ang aming kasamang si Haji Caminio, si ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si General Tutaan at siya nga ay lubos na nagagalak sa pagdating ng BRP Ramon Alcaraz. Sa lubhang mahalaga, mga kaibigan, ang pag-acquire ng mga bagong kagamitan ng ating hukbong sandatahan. Ito ay makatutulong hindi lamang po sa capabilities natin sa defense, kundi maging sa capabilities natin sa search and rescue operations. Nabanggit din ni General Tutaan na hindi pa dito na nagtatapos ano, ang modernisasyon sa AFP. Napakarami pang mga nakalaan na programa at napakarami pang ipapurchase itong ating pamahalaan nang sa gayon ay maipagtanggol nga itong ating saklaw na teritoryo dito sa Pilipinas. At hindi lamang yan, magamit din natin sa iba't iba pang mga programa gaya na lamang o na mga gaya na lamang na search and rescue operations tuwing tumabagyo. Kanina rin, nakausap naman natin ang tagapagsalita naman ng hukbong dagat, Navy spokesperson, Commander Fabik, at na-explain niya sa atin itong mga capabilities ng BRP Ramon Alcaraz. Alam mo, Haji, ano, ayon sa kanya, ito ay talagang magandang bagay na bagay sa klima ng ating bansa, lalo na po ngayon na ngayong panahon na ito ng tag-ulan, ano, dahil itong BRP Ramon Alcaraz ay kayang-kaya niya mag-sail kahit na malakas ang hangin at malalaki ang alon. Ito ay bagay na bagay po sa ating bansa na isang archipelago at madalas daanan ng malalakas na bagyo. Kumbaga, Kati, maaari siyang gamitin kapag liliit na barko ay hindi makadaan doon sa mga rough seas, kung kaya naman napakalaking bagay na dumating na nga itong BRP Ramon Alcaraz na dati nga ay itong Coast Guard Dallas. Ito po ay pangalawang acquisition ng isang warship ng ating bansa simula po nang maupo bilang Pangulo, si Pangulong Benigno S. Aquino III. Ang una po ay ang BRP Gregorio Del Pilar na dumating po noong taong 2011 at ngayon nga po itong BRP Ramon Alcaraz. So magpaha hanggang sa ngayon nga po ay napakarami pa ding tao mula dito sa aming kinalalagyan sa Alava Pier, sa Olongapo City, sa Zambales, kung saan ay ito, kitang-kita niyo po sa aming likuran na dumating na nga po itong BRP Ramon Alcaraz. Alam mo, mahangin at umaambon-ambon, ngunit tuloy pa rin itong ating naging pagsalubong dito sa BRP Ramon Alcaraz. At yan po, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin dito sa aming naging live telecast mula sa Alava Pier, Subic Bay Freeport Zone sa Olongapo City, kung saan nasaksihan po natin ang arrival ceremonies para sa BRP Ramon Alcaraz. At gaya nga nang sabi ng Pangulo, sama-sama tayo sa pagsagwan, sa paglalayag tungo sa pagbabago at tungo sa kaunlaran. Sa ngalan po ng aking kasamang si Haji Caminio sa Presidential Broadcast of RTVM at sa Telebisyon ng Bayan, ako po si Cathy San Gabriel. Isang magandang umaga at mabuhay, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas. Live mula sa PAGASA Weather and Flood Forecasting Center. Narito na.